Ipinagpili niya sa kanilang pagkikisimula ng mga mahal ito at kanya
chapter 9, verse 34, hanggang 41. At sinabi sa kanya ni Pedro, Elias, okay.
ang organization na before, Pentecostal Oneness Church organization, ay pinalis po sila sa kanilang simbahan. Ay iniisip nila na siguro dahil sa majority naman ng mga tao ay sumama sa message at naniniwala sa message, ay papatayaan ng kanilang nila yung kanilang church. Sabi, ang history ay pinigay ng organisasyon ng lupa, pero ang mga tao ang tayo ng simbahan. Nakapag ay muna tayo sa kanila para i-extend na yung simbahan na nasigit na sila at na napagawa na nila yun. Pero kayo ay pinawi na ng kongreso ng organisasyon. At ngayong araw ay hindi sigurado kung saan sila mag-fellowship ngayong araw. Kaya we want to pray for our brothers and sisters in Bali Island kasi marami po sila doon. Muli ako ng Kristo, nagpasta po sila 70, kulang-kulang ako sila isang daan doon sa Bali Island. Nandito ang isa sa mga kapatiran sa Bali Island, si Sister Lenny Lim. Anak po siya ni Pastor Lomiez, ang member po ng congregation natin doon sa Bali Island. At ang kanyang mga one church ay represented din ng isang kapatira dito sa Sister Jean at ang kanyang anak. May dalawang problematic na simbahan doon ay meron tayo ng isang natin dito. Kaya ang tingin ko ay hindi sila nila mag-take ng Panginoon na represented ng dalawang church na yun. At ako ay pupunta sa 21 doon para i-encourage sa mga kapatira. Kailangan po nila ng kalakasan, kailangan nila ng panagdaman na meron sila karamay sa mga ganitong pagkakataon. Kasi tayo, masaya tayo na kanabahan sa Panginoon. Sa sino may isang napakagandang simbahan, kayo sila ang bibiyak ngayon kung sa sino mananambahan. Okay, just pray for Pastor Susan and his congregation. Okay, at ang pangatong kailan ay gusto ko sana makita yung ating plantation doon dahil masagsagan po na nagtatanim sila ng ipatimang basa ng puno doon sa ating plantation doon. Hindi ko alam kung magkakaroon ng time para makabisita doon sa plantation, maybe after the camp meeting. Pero gusto ko pong makabisita yun. O yun ang Panginoon. Well, balik tayo sa ating mensahe. Nagtanong si Lord sa mga disciples. Sabi niya, ano ba sinasabi ng mga tao kung sino ako? At sumagot ang mga nagat, sabi nila, baka daw ikaw si Juan Bautista, o kaya ikaw si Jeremias, o kaya si Jeremias, o isa sa mga propeta. At pagkatapos ay pinalingan ni Lord ang mga alagad at sila ang tinanong ng personal na tanong. Ano naman ang palagay ninyo o ang tingin ninyo kung sino ako? At hindi na naghintay si Pedro na magtawag pa si Lord ng pangalan. Tumayo agad siya at pinakasan niya ang boses at binigkas niya ang ngayon ay popular na pangungusap o deklarasyon. Ang sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, Pedro, ikaw si Pedro, ikaw ang maliit na bato. Pero sa ibabaw ng malaking batong ito, ay tatatag ko ang aming iglesia at hindi mananahin ang pintuan ng Hades laban sa kanya. Mayroon ang Panginoon. So, pag ininaw ito, hindi si Pedro ang patong pinagtatagan ng iglesia katulad ng pangunawa ng Katoliko. Hindi rin si Kristo ang pinagtatagan ng kanyang iglesia. Kung hindi, ang tinutukoy na pato dito ay ang pato ng kapayapaan kung sino si Kristo. Amen. Dito nakasali ang buong iglesia hanggang sa ating panahon. Kaya ito na nanatiling matatag at nagpapatuloy hanggang sa ating panahon at hindi ito nabuo.
magbuwag ang Iglesia ng Panginoon ay napali ko na lahat. Bakit? Sapagkat ang Iglesia ay matatag na naitayo sa pato ng kabayagan ng sino si Kristo. Amen? Hallelujah. At sa mga ito, natutuwa ko po na meron na naman isang pamilya na nakasampo ng kabayagan yan. At ang balita sa aking kagabi ay tatanggap na ng bautismo yung babae. Pero kanina kumakay, pinakita niya sa Sir Gigi yung text ng sister na sabi niya, ang buong pamilya na nila ang tatanggap sa Panginoon. Siguro hindi lang yung si Princess ni Pato. Kundi sila mag-isawa at yung kanilang anak ay ay tatanggap sa Panginoon. So, bautismo sa suwi. Gagawin natin kagagyan sa dulo ng ating kawayo. Hindi ba kayo ba kasalaman? Hindi ba natin? Amen. Si Brother Joey at ang asawa niya, si Sister Christine, ay finally ay nag-design na mag-baptize. Pagkatapos ng isang taon na pagsimba nila dito sa church. Magkaka na rin ang kwento, hindi sa bakit ay pinag-desisyon nila ng pag-aralos-dalos, kundi pinag-pray nila ito, pinag-isipan kay Iggy, pinag-aralan kay Iggy. And finally, dumating ang pagkakataon, pinag-bigyan ang pahayagan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sila ngayon ay mapapapila sa tunay ng Iglesia ng ating Panginoon. At makita natin ito na first day na si kaya na tinawag na Pedro si Sebas o kasi nalito na ito si Pedro ay tulad niya ay isang unshakeable rock o isang batong hindi matinag at matibay sa kanyang pananampalataya. Ayan nga itong sabihin ng Panginoon at ating Panginoon at ating mga lungan, Romano at ako ay papatayin nila doon sa Cruz. Sabi niya, at kunyari na iiwanan ninyo ako lahat, ipupulang ni Jesus, ang mangyayari niya, hindi lang siya tao, Diyos din siya. Alam niya ang lahat ng mangyayari. Alam niya ang nangyayari ngayon. Alam niya ang nangyayari kahapon. Alam niya kung ano mangyayari bukas. Because He is God. Natin si Pedro. May nagsalita muli, sabi niya, Panginoon, maaaring iwanan ka ng lahat ng kasama ko. Pero ako, Lord, hanggang kamatayan, sasamahan kita hanggang dun sa krus, hanggang sa kamatayan, sasamahan kita, hindi kita iiwanan. Sabi ni Lord, Moses, natotohan ang sinasabi ko sa iyo, Pedro, bago pa tumilaw ng manok, mamaya madaling araw ay itatanggi mo na at ako ay magkakatulungo ng tatlong beses at nangyari nga yun, hindi ba? Pagkatapos nilawak ng manok tinignan siya ng ating Panginoon at nagtitignan siya ng ating Panginoon at sunod sa Biblia na si Pedro ay umiyak siya ng napapakait na pagtangis. In other words, grabe ang pagiging emosyonal ni Pedro. Bakit nakita niyang tinignan siya ng ating Panginoon? Hindi ang tingin ng panunumpat o pangungtinan, kundi tingin ito ng pagkilala ng puso. Pagkilala na ng tao at nakita mo yung mata niya, sabi niya, the window to the soul is the eye of that person. At parang niya nakikita kung anong laman ng tango o ang tao. Pero minsan iniisip lang natin yan, hindi matutong alam ng tao yung iniisip natin. Hindi matutong alam ng tao kung anong nangyayari sa puso natin. Pero pag ang Diyos ang tumingin sa'yo, alam niya lahat ang iniisip mo.
Alam niya, pati yung mga hindi mo pa iniisip, nadarating pa lang na kaisipan sa iyo. Alam na niya. Purihin ng Panginoon. Pero hindi naging tenor yun para si Pedro ay mag-ina. Dahil hindi na natin na pagkatapos ay magkatulo ang Panginoon, siguro gilding-gilding si Pedro ay gusto niya lang talikan ang ministry. Sabi niya, namatay na rin si Lord at para walang nangyari doon sa kalahating taon na pagsunod ko sa kanya, ang gagawin ko na lang, papalik na lang ako sa mangingisda. Dahil si Pedro ay isang mangingisda, natawagin siya ng ating Panginoon. So papalik na lang ako sa mangingisda. Sabi niya, ito ang, this is what I do. Dito ako sanay. Sanay ako ang mangingisda. At dito ako aasenso siguro. Kalimutan na lang muna ang magsunod sa Panginoon. Kalimutan na lang muna ang mga kararing Panghelyo, papalik ako sa pag-iisda. We want to find out where that is in the scripture. Sa atin. And then he beat the rest of them to the bank before
when he got weak, then he got strong. Yes, sir. Hallelujah. I went to the Pedro, I went to nothing lahat. Dahil tayo din naman ay mga patungbuhay. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 5, tayo ay patungbuhay na bubuo sa tirahan ng Espiritu ng Diyos. Sa templo ng ating Panginoon, ang templo tinutukoy ng Biblia, hindi yung Overcomer Worship Center, kundi ang mga taong sumisimba sa loob ng templo nito. Tayo ang mga bato na tinitirhan ng Diyos, hindi ang templo nito, tayo ang templo ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya sa umaga nito, ang kausap ko ay ang mga Pedro ng panahon natin. Ang mga believers sa ating panahon, minsan sa sobrang positibo ng mensahe na tanggap natin, nagiging overly positive din tayo sa ating assessment kung sino tayo. At minsan, mas mataas na ang tingin natin kaysa sa nararapat. Mas mataas na ang tingin natin sa sarili natin kaysa dun sa mga Kristiyano sa ibang grupo. Sabi natin sa mga Baptist woman, Baptist yan. Pentecostal lang yan. Pamamatulog yan. At mataas na ang tingin natin. Parang si Pedro, Lord, iba ako, Lord. Maring iwanan ka naman kasama ko, pero ako, hanggang mamatay ang Lord, hindi kita iwanan. Pero nang tanongin sa tatlong beses, hallelujah. At bilang tao, sinikap ni Pedro na sumunod doon sa kung saan nahatulan si Lord. Doon sa court mismo ni Pilate, sa court ng high priest. At may pilot. Can you imagine that? Hallelujah. Sa doon mismo kung saan siya ahatunan, ay sumunod si Pedro. Walang ibang mga disciples ang nakagawa nito. Si Pedro lang ang gumawa nito. Sa tapos, kinatawala sila para magbila. At nagtakpuan sila, nagkalipasan sila ng tako. At nabating ni si Pedro, bakit? Kaya siyang nabitawang salita. Gusto niya sanang panindigan yung nabitawang niya. Lord, hanggang sa kamatayan, sasamahan kita. Pero sabi ni Brother Brandon sa quotation nito, kung kailan malakas si Pedro, doon siya mahina. Amen? Pero kung kailan siya mahina, doon siya malakas. I can say that about myself. I can say that about every believer in Christ. Kung kailan tayo, sa tingin natin ay malakas tayo, kung kailan tayo na titiwala sa sarili nating abilidad, doon kinakikita ng Diyos na wala tayong magagawa kung wala siya. At sa panahon, iniisip mo na mahina ka, wala nang pwedeng tumulong sa iyo, nasa desperate condition ka, at kami kabila ay puro negatibo, at wala ka na makita niliwanag halos, doon ka malakas. Bakit? Dahil hindi ka na nagtitiwala sa mga taong kaibigan mo, hindi ka na nagtitiwala sa mga connection mo, hindi ka na nagtitiwala sa sarili mong kapatayanan, kundi sa Diyos mo na lang pinagtitiwala ang buhay mo. Ang taong walang magawa sa kanang kanyang sarili at pinagtitiwala ang kanyang buhay sa ating Panginoon, ang taong pinakamalakas na tao sa ibabaw ng lupa. Doon mo makukuha ang superpower na galing sa Diyos. When you are weak, then you become strong. Sabi sa quotation nito, nang ma-recognize ni Peter, hindi ka rin yung tayo nagbigay sa kanina na instruction, ihulog niya sa kapila yung lamba. At nang makilala niya, sabi niya, kilala ko yun, yung Panginoon yun. Alam mo, yung mga kasama niya ay nasa iba't ibang mga nagsatuan, papunta sa dalawang masingan, sa pangbago. Pero si Pedro, hindi na niya naisip na sagwanin ang kanyang bangka, kundi dahil sa excitement niya. Kanyang mga simagdama,
Peter, strengthen your brethren. Si Pedro, tignan nyo, meron ba siyang tamang revelation? Nakapag-visit niya ng Evangelyo? Nakapagpagaling niya ng mga may sakit? Pero sabi ni Lord, after you are converted, Peter, strengthen your brethren. Palakasin mo ang mga kapatiran pagkatapos na ikaw ay totoong makumbente. Hindi ka nakumbente nung ikaw ay nabautis months and week, nung ikaw ay manalat, nung magkaroon na tamang understanding tungkol sa salita ng Diyos. That's a real conversion. But real conversion is when the Holy Ghost power comes into you. Hallelujah. Real conversion is when you get baptized with the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. At doon sa Pentecostes nangyari ang conversion ni Peter. Hallelujah. Si Peter natuwag sa bunga ng alat para matapang. Pero sa ako na, ito pa muna si Peter. Amen. Hindi niya nagawa ipagtanggol ang ating Panginoon. Matter of fact, sabi niya, hindi ko tinala ang lalaking yan. Hindi man na mabanggit ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi ko tinala. At nagmura pa siya, tatlong beses. Pero tingnan nyo, nung matanggap niya ang kapangyarihan ng banal Espiritu Santo dun sa upper room, Acts chapter 2. Hallelujah, bumaba yung pillar of fire at pinapaga, hindi pa napakalabas sa hangin ang lugar na yun. At meron sila nakita ng tongues of fire, mga tinang apoy na lumapag sa pranan ng bawat isa sa kanila. Hallelujah! At ang iba ay nagsalita ng ibang wika at nagpasuray-suray na parang nasing. Siguro ang iba ay nag-dancing in the spirit. Ang iba ay natumbang parang taong nasing. Hallelujah. Kaya pinag-usapin sila ng mga tao. Sasabi, tingnan nyo mga tao ito. Mga nasing ang mga tao ito. Pero sa dinami-dami ng mga believers doon, 120 silang believers doon, si Pedro ang nangahas at nagkaroon ng lasan doon. Tumayo at sabihin. Hallelujah! Bayan ng Israel! Ang mga tao ito ay hindi nasing nakagaya ng inaakala ninyo. Alas 11 pa lang ang umaga. Masyadong maaga para mag-inuman. Kung hindi, ito yung nakasulat. Ito yung nakahula sa aklat ni Joel. Darating ang mga araw, sa huling araw, aking ibubuhos ang aking espiritu sa lahat ng laman. Hallelujah! Si Lord, naka-convert. I don't know kung kailan ang na-convert ang pinakamarami ni Lord Jesus kung siya na nito sa ibabaw ng lupa. Makikita natin sa record na minsan apat na hindi kong katao ang pinakain sa pamagitan lamang ng kakaunti pagkain sa pagkatao naman ay 5,000. Pero magpapabasa din natin sa Bible na mga tao yun ay sumusunod lang sa ating Panginoon dahil sa mga tinapay. At isda. Amen? Hello? Maraming sumusunod lang sa ating Panginoon dahil sa blessing. Now it's time to check natin ang motibo natin. Bakit ba tayo sumusunod sa Panginoon? Ano ba talaga ang motibo? Sabi ni Barber, always check your motive and your objective. Bakit ba kayo nagbibigay sa simbahan? Ano ba talaga ang totoong motibo ninyo? Bakit ba kayo nagpapanalangin pagka may sakit kayo? Sabi ng propeta ng Diyos, alam ko na gusto niyo bumalik, pero ano ang dahilan? Bakit niyo gusto bumalik? Para mag-party ulit kayo kung magaling na kayo? At magpasikat na naman kayo sa mga kasama niyo sa trabaho pag bumalik na kayo? At
imbisa na sa simbahan kayo na araw ng Linggo, ay magpupuli din ba overtime nyo sa trabaho pag-araw ng Linggo dahil sinyo may fresh yung mga kasama nyo sa trabaho. Is that the reason why? O gusto nyo pumarin kayo para magpupuli ninyo lahat ng lakas ninyo sa pag-aaring ko sa ating Panginoon. Para matuwiran ko bilang tao ay napalitan na ng kaisipan ni Kristo.
Maria cercando il loro cammino di loro, eh? Sta confessa di diciamo, in la loro davanti a di loro. A tre mai pensa di te, sta confessa di qua per altro. E ti la tua, a un po' di loro. A che io sta confessa di questo. Ay, tatangin ng hangin. Di ba, sumusunod dahil na magkaroon yung preacher,
ating papatayin. Inaakapin pero ang ating Panginoon, na-discuss natin ito last Thursday. Ilang dalawa lang ang sabi ni Pedro sa kanya, Lord, huwag naman ganyan. Huwag ganyan, Lord. Ano yung ginagawa mo? Bakit ka magsasalita ng negatibo tungkol sa sarili mo? Abay, sinasabi mo, lumamabuti ka. Hindi, ang sabi ng Biblia, maghahari ka. Paano ka mamamatay ka at maghahari ka? Imposible yan. Nirebuke ni Pedro si Lord Jesus. Ang sabi ng Panginoon, lumagay ka nga sa likuran mo, Satanas. Pisod ka sa harapan ko. At tinuruan natin ang konti kung ibig sabihin ng Panginoon na tungkol sa pag-usap na ito. Hindi porque, alam niyo, sinabi ng Panginoon, mapalad ka, Pedro, dahil hindi naman ang tuluan at ayaw ito sa iyo, kaya ang Diyos, ang Ama, na nasa langit. Pagkatapos sinaman si Pedro, Satanas, lumagay ka nga sa likod ko. In the same breath, in the same chapter of the scripture, ay mapapasa natin, una sinabi ng Panginoon, mapalad ka Pedro, pagkatapos pangalo sinabi ng Panginoon, Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Sana naiintindihan niyo na kayo, nung kinagawa nito last Thursday, na hindi naman tinawag na Lucifer o Satanas o fallen angel o prinsipe ng mga demonyo ng Panginoon si Pedro. Hindi niya pwedeng tawagin prinsipe ng mga demonyo ang sarili niyang anak. Uli ng Panginoon, hindi pwede. Pero kapag ka ang anak ng Diyos ay punong-puno ng karnal na kaisipan at mga natuwiran ng mga tao na sinabi na nga ng Panginoon na ay nasa kanya na ang Espiritu ng Panginoon, kaya kalaban niya na ang kanyang laban.
ancora comandare da parte da voi ma non lo sa mai. Hallelujah. Acá vi tienen demonio. Aleluya. Dulce, padre, cuando tienen.
Let's read one quotation. I'll give you power. I'll give you power, you shall be a woman. It's behooving to Peter. It's behooving. B-E-H-O-O-V. Behooving. Yeah, Peter. Yeah. That's what sa kasunod na sinunod ng paragraph. Sabi, Lord, I will give you power. I will give you power. You shall tread on heads of serpents and scorpions. Whatever you ask in my name, that I will do. If you say this mountain be moved, and don't doubt it, in your heart you will believe that you said it shall come fast. You can have what you said. It's behooving to Peter then to believe it. It's becoming him. Kinakailangan sa palatayanan ni Pedro yon sa kanyang panahon to be who is to beckon somebody to do something. To inspire somebody to do something. To be who is to anoint somebody to do something. Kaya pinahidan ng Diyos si Pedro na sampalatayanan ang salitang ipinangako para sa kanyang panahon. He will receive power. And it's behooving to Peter then to believe it. It's becoming him. Kung ano yung pangako ng Panginoon para sa araw ngayon, ng sampalatayanan ni Pedro, naging siya yung pangako. Ang salita ng Diyos para sa panahon yun ay na-personify ng apostol na si Pedro. At kailangan niya sumampalataya. Merong nakatanda para sumampalataya sa pangako ng Diyos para sa panahon yun. And I say this morning, may niyahanda ang Diyos na isang talaga nalilinisin niya sa lahat ng kanyang kasalanan. Ihanda sa araw ng kasalanan. Ihanda para mapako ang kanilang katawan. Ihanda para iyanat sa ibabaw ng lupa at tumira doon sa New City of Jerusalem sa piling ng ating Panginoon. Kapakailanman.
Dile a Dios. Una pantalla presente, te lo resultado. Y dile a Dios. Una pantalla. Amen. Amen. Oh,
Sa iyo,